na Espiritu. O sa lahat ng mga kapatid natin, magamit po natin yung salitang Filipino dialect sa punto por punto, worldwide Catholic Bible Study, Catholic Doctrine Bible Study, through Reverend Father Darwin Getgano sa punto por punto. So, ang daming mga viewers, especially sa ating mga kapatid ng mga Wipulius, sa tuwing na sa pag-live sa punto por punto, ang daming gustong magtanong, pero wala po silang, hindi po sila makapasok sa actual na viewers ni Brother Rindel sa kanyang pag-live sa punto por punto. Almost 10,000 ang mga viewers. So, yun ang counter sa EDD, sa kang Bible study po ni L. Soriano sa Trusong Worldwide. Pero bago tayo magsimula, humingi tayo ng panalangin sa banal na Espiritu. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Halin na Espiritu Santo, punuin mo ang puso ng mga sumampalataya sa iyo at pag-alabin mo sa kanila ang init ng iyong pagmamahal. Isugo mo ang iyong espiritu at lahat sila'y muling magbabalik loob at mabago mo ang larawan ng mundo. Manalangin tayo. O Panginoon, nasa pamamagitan ng liwanag ng iyong Espiritu Santo, tinuruan mo ang puso ng iyong mananampalataya. Naway sa pamagitan din ng Espiritu Santo, kami manatiling mulat sa katotohanan at laging nagagalak sa iyong pagkaling sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa ngala ng Ama, at sa Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. So, once again, magandang umaga, magandang gabi, o magandang tanghali o hapon sa iba't pang bahagi ng daigdig, especially sa ating mga kapatid na mga OFWs. O sa lahat ng taga-subaybay sa ating YouTube channel, at Tata Rosal, ating YouTube channel, mayroong kids ng ating Tata. Kasi ang nag-gusto yan sa ating nickname, yung paring Colombano na nag Daniel sa atin, siya po ang gusto ng ating nickname ay Tata. Yung mayroong S, Tata. So, dapat 3 ang ating nickname. Kay Rinaldo po ako ang ating first name. Pero ang pare na nagbinyag sa atin na isang American o Colombian, siya po ang may gusto sa ating nickname. So, yun ang dahilan na Tata ang ating nickname. Pero mas maganda, kahit na tayo matanda, Tata pa rin. So, ating inyayahan ang lahat na pwede kayong mag-interact through sa ating contact, sa ating cell number 0946-404-6868, 0946-404-6868. Yung mayroon kayong clarification, lalo na sa ating mga kapatid, kapwa Katoliko na hindi pa nila alam, mayroon pa silang mga na hindi naunawaan sa ating pananampalataya bilang mga Katoliko, pwede kayong magtanong, o lalo na sa ating mga kapatid sa iba't ibang mga sikda, pwede kayong magtawag sa atin, tawag sa ating contact number 0946-404-6666. Bago tayo magsimula, atin munang nais natin batiin ang lahat ng mga kapatid, ating kasamahan kapwa officers sa Board of Governors, lalo na especially sa ating National President na si Brother Ryan Mejeliano. At saka ating Spiritual Director sa Catholic Faith International, sa Board of Governors, Reverend Father Fran Villegas, sa ating Spiritual Director sa in terms of Theology, sa Reverend Father Abby Arganusa, former po siya na Spiritual Director sa Catholic Redeemer National. At saka si Father Enoch Lucas, siya po ang former din na Spiritual Director sa Catholic Redeemer. At saka isa po siyang apologist na pari, Father Enoch
sa Lucas sa dakbayan ng Sumbo, Diocese Archdiocese ng Sumbo. Siya po ang nag-advise na hindi lang tayo mga safety, parang palaging magdepensa sa ating mga pananampalataya, sa mga tuligsa, pag-atake ng mga kapatid sa itong ibang mga sikta. Kung pwede, gamayin po natin ang pag-opensa sa kanila at silang bubukingin sa kanilang mga founder, sila tatag lamang na tao, lalong-lalo na silang mga, sa kanilang mga pananampalataya na nakabase lang po sa Biblia, kung Bible alone, sola scriptura. Meron ang naka-safety, sino po? Charles Banis, good morning, bro. Ano po? Good morning, bro. Ta. Happy Sunday of Godness. So, maraming salamat. Pero yung naka-view lang, hindi mag-comment, hindi po natin mag-view dito sa ating cellphone, di ba? Bago na ang kwan. So ang ating talakayan ngayon, may patungkol sa ating mga kapatid na mga Islam, maraming bloggers na mga preachers ng mga Islam, ang iba't ay mga ustads, ay imam, na palaging umatake. Meron silang, hindi sila maniniwala na sa Biblia dahil ang daming mga sumasalungat na turo dyan sa Biblia. Contradict. So, yun ang dahilan na hindi sila maniniwala sa Biblia. Usa sa kanilang gamitin yung sulat po sa 2 Chronicles chapter 36 verse 9 na si Joaquin, Haring Joaquin, kung natin masahin, na mahala sa kaharian sa ang kaniyang edad ay 8 taon po siya. Siya po ay namahala sa kaharian sa Huda. Kung tinda natin ang Chronicles 36:9, ating basahin muna ha. Yun ang isa sa gamitin nila para po ipapaniwala nila na ang Biblia ay may ang daming mga salungat na turo, nag-contradict. Ating basahin muna ang 2 Chronicles chapter 36 talata 9. Kung ating basahin, si Haring Joaquin ng Huda, ang hiling po, 8 taon si Joaquin nang umakyat sa trono at pawang kasamaan din ang ginawa niya. 3 buwan, 3 araw lamang siyang namahala sa Jerusalem. So ilang edad, ilang taon po si Joaquin na mahala sa Huda is 80 taon pa po siya. Ngunit sa ikalawang hari, Kapitulo 24:8, mabasa na namahala si Joaquin, ang iyang taon ay sa edad na po na 18 taon ang kaniyang edad. Diba? Yeah. So, alin po ba ang totoo? Ang nakasulat sa ikalawang Chronicles, chapter 36, verse 9, na 8 taon pa lang si Joaquin nagmahala sa Huda, samantalang sa ikalawang hari, 18 na siyang kanyang edad, walang taon, 18 taon ang kanyang edad, siya po ay namahala sa Huda. So, may nagkasalungat, diba? Kung tingnan natin, in litra por litra, literal. Pero kung ating basahin, totoo, hindi yun nagkasalungat, hindi yun nag-contradict. Meron tayong kasabihan na Bible never contradict. Ang nag-contradict lang po yung nagsumasalungat yung pag-unawa nila, di ba? Nagtataka po ako yung mga balik Islam, yung term na balik Islam, isang balik na term. So, halimbawa, isang SDA, isang Saksi Niyo ba,
nagbalik Islam, hindi yan may tutunan dyan yung Islam. Hindi sila, yung balik Islam, yung Islam dati at saka nag-Christian at balik siya ng Islam, yun balik Islam. Pero ikaw isang Christian at nag-convert kayo ng Islam, hindi yun. Ang term lang yun ng mga kapatid natin dito sa Mindanao, yung term na balik Islam. Diba? So, yung mga kapatid natin na mga matuturin nila nga tinatawag nilang balik Islam, yun ang nagtataka po tayong sa panahon na sila ay nabalik Islam, hindi po sila, palaging hindi sila, sorry, ugali nila magamit ng Quran, palagi nilang gamit ang Biblia, diba? Kung tingnan natin, ang sagot, hindi yun nagkasalungat dahil sa unang Chronicles chapter 21:12, totoo na mayroong tatlong taon na kagutom. Sandali. So mayroong tatlong taon na kagutom. At sa ikalaunang Samuel 24:13, nagdagdagan ng pitong taon na kagutom. So, sandali lang po mga kapatid, ha? Dito tayo. Dito tayo sa una. Hindi pa tayo. Dito tayo. Na ano po ako. So, ang sagot, ating i-reconcile, na alin ba ang totoo, walang taon si Joaquim na mahala sa Hodeya at sa unang ikalawang Koronikas 36:9 at sa ikalawang hari 24:8 nagmahala po si Joaquim ay ang kaniyang edad ay 18. Anin po ang totoo? Wala, hindi yun nagkasulangat dahil si Joaquim ay nandyan sa kaniyang ama sa edad na isang hari sa edad po na 8. Ngunit sa pagkamatay ng kaniyang ama, ang kaniyang edad ay 18. Yan ang panahon na siya po ang namahala sa Hodeya. Kapalit po sa kaniyang ama. Iba siya po ang successor. So hindi yon nagkasalungat. Ang kanila lang pag-unawa, hindi nila naunawaan. So, yun ang pag-reconcile. Diba? Sa ikalawang punto sa nagamitin nila na may nakasalungatan, pero ating tingnan ang kanilang Quran kung wala bang nakasalungat, ha? Na mga pahayag dyan sa Quran. Para po natin ating i-counter ang kanilang mga argumento. Ikalawang punto na hindi sila po maniniwala, hati lang ating ginawa ngayon, ating sinagot punto por punto ang mga pahayag o mga pangaral ng ating mga kapatid na mga Islam, mga preachers o imam, iba pa, nandyan sa social media, lalo na yung mga vloggers, ha? Mga kapatid natin nandyan sa, mayroon silang mga YouTube channel. Mayroon tayong kasabihan kung ang kasinungalingan ay palaging inulit-ulit ay para ng totoo sa mga kapatid nating mga inosente. Diba? Hindi nila alam ang ating pananampalataya. Ikalawang punto na gamitin nila na ipaniniwala nila na ang Biblia ay may mga contradict, may nag-contradict o nagkasulungatan, ang unang hari ay unang Chronicles, First Chronicles chapter 21 verse 12 o talata 12. Ang mabasa natin, mayroong naganap na tatlong taong kagutom. Ang babasa natin sa First Chronicles chapter 21 verse 12. Mayroong tatlong taong kagutom ang naganap. Ngunit sa unang Samuel o First Samuel chapter 24 verse 13,
May babasa natin, ang mabasa natin ay 7 taon na naganap na kagutom. Alin ba ang totoo nito? Sa unang Chronicles chapter 21 verse 12, may 3 taong kagutom. Ngunit sa unang Samuel 24:13, mabasa natin mayroong 7 taong kagutom. Alin ang totoo sa kanila? Kung tingnan natin, sino po ba ang nagsulat sa ikalawang unang hari? Kung tingnan natin ang First King, sino po ba ang writer nito? Ang First King, ang writer, si Prophet Jeremiah. Samantalang ang First Samuel, ang writer po ay si, of course, si Samuel at Gad at Nathan. So, yun ang mga writers po sa naturang talata dyan sa Biblia. Pero sino po ba ang totoo sa kanila? Tama sa kanila? Si Jeremiah na nagsulat po sa 2 Chronicles chapter 21 verse 12, asa si Samuel, Prophet Samuel, nagsulat sa unang Samuel 24:13. Ayon sa nakasulat sa 2 Chronicles, mayroong naganap na 3 taong kagutom. Ngunit sa unang Samuel, sabi ni Samuel sa isang sulat, mayroong 7 taong kagutom. Alin ang totoo? Ang sagot nandyan sa unang Chronicles, 1 Chronicles chapter 21 verse 12, kung ating basahin lahat, na may naganap na 3 taong kagutom at nadagdagan pa ng 3 taon pa rin. So, ilan na? Alin na? Ilan na? 6 na. At ang 7 taon ay ang papamahinga ng kalupaan, yung para ni bawal na nga magsaka ng kalupaan, lupain. Wala, ha? Para po mapahinga ang lupain. So, ilan? Yun ang walang contradiction po, mga kapatid. Di ba? Unang-una, may naganap na 3 taong kagutom, nadagdagan ng 1 pang 3 taon, so 6 na. At ang 7 taon ay pahinga po sa lupain. Walang magsasaka na mag wala nang mag ano, mag sa atin pa, wala nang manguma o magsasaka, magtanim. Kailangan nga ipahinga po ang lupain. So hindi yon nagkasalungat, di ba? Hindi, walang kasalungatan. At ikatatlo, para ating reconcile yung ipaniniwala nila sa ating mga kapatid na mga kapwa-katoliko ng mga inosente. Isa pa sa gamitin nila ang nakasulat sa 2 Samuel 24:1 na ang Panginoon po sa Israel ay nag-utos ni David na pagsagawa ng sinso, yung pagbilang sa mga mga kababayan nila, di ba? So, may naganap na nag-utos ang Panginoon kang Propeta David na magsagawa ng sinso, pagbilang sa lahat ng mga nakatira sa Israel. Ngunit sa 1 Chronicles chapter 21 verse 1, kung tingnan natin ang 1 Chronicles, si Jeremiah pa rin ang nagsulat. Samantalang sa 2 Samuel, of course, si Prophet Samuel.
sa Unang Chronicles 21, talata 1, ang Satanas po ang nag-otos kang David para po isagawa ang pagbiglang konsenso. So, alin po ang totoo? Alin po ang tama sa kanila? Si Prophet Samuel o si Jeremiah na nagsulat sa Unang Kronikas, mga kapatid? So, parang nakasalungat, parang ang nag-utos ni Prophet Jeremiah, ang demonyo, ang Satanas, di ba? Pero kung tingnan natin, mga kapatid, ang totoo na pinanghintulutan, ha, kung ating pa pinanghintulutan pag sa pag parami o pag bawas, ha, sa mga o pinanghintulutan o pagbawas o pagdagdagan pala. May saya po ta ang ating atin na lang Tagalog, mga kapatid. Ang mga bilang sa lahat ng nakatira sa Israel, naturang lugar, yun ang kagustuhan ng Diyos, ang pagdagdag sa lahat ng yun ang sugutos niya kang Adan at sa iba sa Genesis 1:27, go to the world and multiply, yun ang kagustuhan ng ating Panginoong Jesus, Panginoong Diyos, di ba? Ngunit, ang pagbilang o pagsinso, ang pag-iang nasa isip na ng bilang isang tao ay masama. Dahil kay para sa kaisipan ng tao ang pagbilang ay masama. Yun ang para sa kanila, yun ang kautosan ng ewa o demonyo. Ang tanong, mayroon bang pagkasalungat? Walang pagkasalungat, mga kapatid, di ba? Ang kaisipan lang yun, ang isang writer, yun ang kami mga Catholic Reformander, mayroon kaming hermeneutics. Di ba? Mayroon kaming hermeneutics. Halimbawa, yung sabi sa ni Moses na ang kung tingnan natin nga sa hermeneutics, halimbawa, ating tingnan nga mayroong turo si sa Moses na may sulat si Moses na ang Diyos ay nag ano po siya? At tingnan mga kapatid muna, mga kapatid. Kung tingnan natin sa hermeneutics, ha? Sandali lang po. Mayroong mga tinatawag natin na sumasalungat, pero maturing natin sa hermeneutics nga kung tingnan natin sa halimbawa yung sabi ng kanang Diyos ay ginawa niya ang tao, di ba? Ang Diyos ay hindi siya magkamali, pero nasa isip lang yun ng isang writer bilang isang tao na ang sandali lang po mga kapatid na ating tingnan ang isa sa mga ating tinawag na hyperbole ba yun? Ha? Pamulong tungkol sa hyper, yun ang matuturin natin, hyperbole. Yung nasa isip ng tao ay
siya po ang writer ay yung parang ipamaniwala niya nga yun ang parang iya saka sa Diyos yun ang naturang feeling po mga kapatid, diba? So may tuturin natin na hyperbole yun ang isa sa mga kaya exaggerated, di ba? Exaggerated mga kapatid. So sandali lang ha. So yun mga kapatid nga hindi totoo na hindi walang pagkasalungat. Ang totoo ang para sa isip ng tao na ang pagbilang ng mga pagbilang o pagsagawa ng senso o pagbilang ng mga nakatira sa isang lugar ay para sa kanila isang masama. Lalong-lalo yung pagbawas ng mga population. Yun ang nasa kaisipan ng tao na ay kung pagbilang o pagbawas sa population ng tao, yun ang ating paniniwala na yun ang gawa ng ni Satanas. Yung population control, di ba? Yung paggamit natin ng contraceptives, anong lalo na yung abortion o iba pang mga contraceptives na para po makontrol ang population dito sa Pilipinas, ay hindi yun kagustuhan na labag yun sa otos o sa batas ng Diyos, di ba? Kaya ang gusto ng Diyos na go to the world and multiply, speaking of life mga kapatid, ang Diyos ay pro-life. Saan po ba nanggaling yung buhay natin, di ba? Galing po sa Panginoong Diyos. Ang yawa ay isang anti-life. Gustong-gusto sa yawa na papatayan lahat ng tao. Anti-life ang yawa. So, pag may magsagawa na maggawa ng batas para po makontrol ang population, kahit ano nalang batas, yung especially sa ang nangyari sa China, one-child policy, hindi yun labag sa batas yun ng Panginoong Diyos, di ba? Utos ng yawa yun. Yun ang kagustuhan ng yawa, o demonyo, Satanas. So, walang pagkasalungat. Ang dami pa mga kapatid, yun lang. Pero dito tayo sa Quran, ha? Ating tingnan ang Quran nila kung wala bang nagkasalungat na mga pahayag. Ating tingnan muna. Mayroon ikalawang porsyon natin, ating patuloy natin sagutin ang mga tulig sa ating mga kapatid. Mayroon pang dati na isang seminarista sa St. John Paul Gale Seminary, si Brother Roger, ano po ba ang apelido ni Brother Roger, taga Tudela po, nagtuturo na po sa isang pribadong eskwelahan siya, nag-message siya kagabi na ang kanyang tinatarbuhan na paralan ay ang may-ari ay SDA. Mayroong mga dinistribute na The Great Controversy sa kanila. Sabi niya, ano po ba, Brother Tata, magtanong lang po ako, ano po ba ang content sa naturang aklat o libro ng SDA, The Great Controversy? Hindi pa natin na-replyan siya. Kung mayroon kayong aklat, basahin na lang niyo ano ang content. Ha? Nandiyan na sa inyong kamay ang aklat, so The Great Controversy, basahin na lang niyo ang ano ang nasa laman, ano ang nasa ang content sa tarong. Pero ang lahat ng content ay tulig sa o atake po sa ating panampalatayang Katoliko. Yun ang ating sasagutin ikalawang portion, punto por punto. Pero dito po na muna tayo, ang ating ginawa, ating sinasagot lang natin ang mga tulig sa o atake po sa ating mga kapatid na mga Islam preachers sa kanilang mga
programa po o palatuntunan nandiyan sa social media. So ating tingnan ang kanilang Quran kung wala bang mga nagkasulungatan o contradiction. Unang-una, ating gamitin ang para sa kanila, hindi sila maniniwala sa Biblia, kaya ang dami mga contradiction, nagkasulungatan na mga pahayag. Pag mayroong kasulungatan, ay hindi yon iya sa hindi yon sa Diyos, mga kapatid, hindi yon sa Panginoong Diyos, hindi iya sa ni Satanas po yon, yung mga contradiction. Ating tingnan ang kanilang Quran. Ha? Ano po ba ang nakasulat sa sura chapter 35 verse 11? Ating basahin sa kanilang sariling ilang yung kinakilala nilang the book of Holy Quran. Ating basahin kung wala pang nagkasulungatan o contradiction. Sura 35:11, ang author po si Al-Fatir. Ano po ba ang mabasa natin? Allah created you from dust, then from a little fluid. Gikan po sa, ano po ba sa dust o yung sa amin sa Bisaya is abog, di ba? From dust. O mayroong na mayroong na dinag mayroong idinagdag na mix nila na little fluid. Yun ang mabasa natin, ha? Allah created you from dust, then from a little fluid. The Glorious Quran by Muhammad Mabaduki Pictal. Ngunit sa surah chapter 25 verse 54, ang mabasa natin ganito, and he, it is so, hath created man from water. Alin ba ang totoo? Alin ba ang tama? Allah created you from dust, then from a little fluid. Ngunit sa surah 25:54, and he, it is who hath created man from water. So, magkasulungatan. Mayroong kasulungatan. Challenge ko po sa mga preachers ng ating mga kapatid na Islam, pakikireconcile itong naturang talata sa kaninyong sa iyong Quran. Ha? Pakireconcile. Kayo ang magreconcile, mga kapatid. Di ba? At ilang binasa, alin pa ang totoo? Ang tao po ay ginawa ng Diyos sa tingnan natin sa mga kapatid kung alin ang ating basahin muna ang pamdas, ha? Ating basahin muna. Kalimutan natin tuloy ano po ba ang Tagalog ng tingnan na lang natin. Sandali lang po mga kapatid, ha? Mangita tayo ng paumanhin, hindi pa tayo sanay na magsalita ng Tagalog. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alikabok pala. Alikabok. Ang Tagalog pala. Alikabok. So, alin ba ang totoo? Nilikha ang tao ng Diyos mula sa alikabok? Mayroong na mix na po na fluid? Little fluid? Sa surah 35:11, ngunit sa surah 25:54, ang tao ginawa, nilikha po ni Allah, galing po sa tubig, mula sa tubig, alin ang totoo? Alin po ang tama sa kanila? I-reconcile ninyo. Pag hindi, pero sa aming experience, may umakyat ito, at yung mga kapatid, kumusta na po si Brother Alimbudin? At saka si Brother, ilang kanilang ay ma'am dito sa Musami si
palagi nating nakatungwali sa friendly discussion dito sa programa sa Dex TV sa dialogo po sa pananampalatayang Katoliko. Si Brother Muhammad Ali Tumarangang, kanilang imam dito sa Asamis. Hindi nila narito sa elko eh. Diba? O baka yung mga kapatid natin sa iba't ibang mga lugar, yung mga scholar nila, lalong-lalo na kanilang ustad o bishop na sa kanila, ang ustad ay bishop sa kanila, o yung mga Muslim Quran scholar, paki-reconcile po yung dalawang pahayag ng Quran. Kay Mary nagkasalungatan, di ba? At ilang kinounter ang nilang argumento na ang Biblia ay may nakasalungatan, may nag-contradict, may contradiction. So, at inang nireconcile, walang contradiction, mayroon pang dami pang ginamit nila para po tayo aware bilang mga Katoliko. Pangalawa, ating basahin, ating gamitin ang Sura chapter 16 verse 4. Sa paglikha pa rin ng tao. He has created man from a sperm drop. Yun ang mabasa natin. Nilikha ang tao mula sa sperm drop. Yung binhi po ng galing sa tao. Diba? Sperm drop. Ngunit sa Sura 37:11, ating mabasa, then have we created out of a sticky clay. So alin po ba ang tama? Alin po ba ang totoo? Created, ginilika ang tao ni Allah mula po sa sperm drop? Sa Sura 16:4? O sa Sura 37:11? Nilika ni Allah ang tao mula po sa sticky clay? Alin po ang totoo? Pakireconcile mga kapatid natin mga Islam. Pero sa ating experience, hindi nila kaya i-reconcile yung nagkasalungatan sa Quran. Kung yung ganun, kung para sa kanila, hindi sila maniniwala sa Biblia, kay para sa kanila may kasalungatan, may nag-contradiction na mapayag, sa kanilang sariling Quran, ang daming nagkasalungatan, ang daming nag-contradict, at hindi pa nila kayang i-reconcile, mga kapatid. So ating inyahan natin yung mga kapatid natin na nagbalik Islam, yung ang iba, except to say yung personal interest lang sa kanila. Ang daming mga FW nandyan sa Middle East, yung mga ituturing natin Islamic countries na nagpa-convert na lang po sila ng Islam para po sila, para sa kanila nilang sariling protection, para hindi po sila ay maltrato sa kanilang sariling employer. Yun ang dahilan, nagbalik Islam na lang po sila. Kahit hindi nila, kahit mayroong sa kanilang kalooban, hindi po gusto sa kanilang kalooban, pero personal interest na lang yun. Mayroon tayo nakilala na nagpabalik Islam doon siya sa Saudi, pero pagbalik niya dito sa Pinas, ang kanyang, hindi lang natin ano pinangalanan ang ano po ba siyang sikta, pero bilang isang Kristiyanos, hindi siya Katoliko. Pero sa sign of the cross po siya. Pero hindi siya Katoliko. So, sa sign of the cross. So, pagdating niya dito sa Pilipinas, nandun pa rin ang kaniyang pananampalataya bilang Kristiyano. Ang kanyang ginawa niya, inaabisuhan siya sa kapwa o FW kung pwede, magbalik Islam na lang po kayo dito para po tayo maproteksyonan. So yun ang nangyari. Maliban dyan mga kapatid, ang daming mga kasalungatan mabasa natin sa Quran. Isa pa, sa Surah chapter 37 verse 11. Lord, we created them of plastic clay. Kanina, ang mabasa natin na nilikha ang tao sa sticky clay, the Holy Quran, King Pan, and Abdullah.
Yun ang author. Ngunit sa surat chapter 37, verse 11, ganun yun pa rin ang mabasa natin, talata, same talata mga kapatid. Pero ang author ay si Muhammad Marmaduke Pictal. Ayon sa sulat ni Marmaduke Pictal sa Glorious Quran, Lo, we created them of plastic clay. So, same lang ang talata mga kapatid, surat 37:11, pero magkaiba ang author. E ang author sa isa, Quran, si King Pan at Abdullah. Ngunit ang isa sa surat chapter 37:11, ang author ay si natong Quran, si Muhammad Marmaduke Pictal. So alin po ba ang totoo sa kanila? Si King Pan Abdullah at si Abdullah o si Marmaduke Pictal? Ang Marmaduke Pictal, ang iyang sulat sa surat 37:11, we created him of plastic clay. Ngunit kang King Pan sa same talata, we created out of a sticky clay. So paki-reconcile mga kapatid, ating Islam. Kung ano ang tama, alin ang tama? Ha? Same lang yung talata, 37 sura 37:11. Pero ang dalawang mga ano po, ituturing ninyong mga Muslim scholar, si Pictal at si Marmaduke Pictal at si King Pad, may nakasalungatan ang kanilang mga pahayag, kanilang sulat. At imbalikan, ayon kang King Pad at Abdullah, ginawa, nilikha ang tao, galing po sa sticky clay. Ngunit kang Marmaduke Pictal, same talata, ginawa, nilikha ang tao mula po sa plastic clay. Alin po ba ang totoo, ang tama sa kanila? Ang daming problema ng mga kapatid natin Islam, mga preachers nila. I-challenge po kayo na sagutin niyo po ito. Para po tayo maunawaan, maintindihan, o malinwanagan ang kapan niyo mga Islam. Lalong-lalo na yung ituturing yung balik Islam. Isa pa, mga kapatid, bago tayo mag-tapos sa unang porsyon, sa Surah 15:26, ang dami ng problema ng ating mga kapatid na para ating challenge nila para mag-reconcile nila. Dito pa tayo sa paglikha ng tao. Surah 15:26, we created man of potter's clay of black mud altered. Yung mud mga kapatid ng gakin sa ilikabo na naging mud, ano po ba ang Tagalog ng parang lahar? Ha? Hindi, yung lapok mo. Mud sa English mo. Ngunit sa putik pala. Putik. No. Mayroon tayong tutor dito. Radjover. Putik. No. Kailangan na, alala ko po yung isang palabas na pelikula, Nardong Putik. Ngunit sa surah 38:72, I am about to create a mortal out of mire. Alin po ba ang totoo? So ang daming problema ng ating mga kapatid. I-challenge natin yung mga preachers, bloggers ng mga Islam sa YouTube o sa FB, paki-reconcile po nyo to. Eh para sa kanya, atin lang kinounter ang kanilang argumento. Hindi po sila maniniwala sa Biblia dahil para sa kanila, ang daming nakasalungatan na pahayag, may contradiction, atin ang i-reconcile lang yung ilan lang ng ginagamit nilang mga sitas para po nila matukso ang ating mga kapatid, mga kapwa Katoliko.
So bago na hapibin kang Brother Darnell Palanas, good morning bro, ta happy Lord's Day. Request bro, kang Ken Marpen Rosal, happy viewing. Hindi pa natin magyo ang iba. So, maraming salamat. Hindi lang po ako ma-explore kay meron pa tayong ikalawang porsyon ating talakayan. Sagutin natin ang lahat ng natulik sa isang libro, Aklat ng Isde, The Great Controversy. Ang lahat ng nasa laman nito, ang konti nito, alos lahat ay umaatake sa ating panampalatayang katoliko. Hindi lang sa ating panampalatayahan, lalong-lalo na sa ating Santo Papa. Ating sagutin punto po punto. Ay meron tayong kasabihan ng kasinungalingan at para palaging inulit-ulit para na yung totoo tama sa ating mga kapatid na inosente po kapwa mga katawin. Maraming salamat. Once again, magandang umaga, magandang gabi o magandang araw sa lahat. Happy Sunday. Dapag-selektayan, Broadcasting Corporation, DXDDAM, Radio Campana, Radio Campana, isla siyong sa ibang bilisasyon sa RCD uses sa